If it's too good to be true, then it's not true. Inis na sermon ni Marisa sa mga magulang. Hindi siya galit sa mga ito. Frustrated lang talaga siya. Mama, Papa, ano ba naman? Naubos ang lahat ng ipon ni Marisa para sa pag-aaral ng nakababata niyang kapatid dahil in-invest yun ng mga magulang niya sa negosyo ni Limuel Octaviano na ngayon ay hindi na nila alam kung nasa ang impyerno. Hindi alam ni Marisa na sumali sa ganoon ng mga magulang niya dahil hindi naman nangihingi ang mga ito sa kanya. Meron silang mini grocery na naipundaran niya para sa mga ito. Naisip niya kasing regular man siya sa trabaho sa munisipyo ay maigi nang may napagkukunan ng pang-araw-araw ang mga magulang niya para hindi na siya required magbigay sa mga ito buwan-buwan. Ang sahod niya ay iniipon niya para sa pag-aaral ng bunso niyang kapatid. Magkokolehiyo na si Marga at magbabayad na sila ng tuition nito nang malaman niyang ang perang inipon niya sa account ng kanyang kapatid ay nawala na. Ikaw, Marga, bakit hindi mo sinabi sa akin to, ha? Tiwalang-tiwala ako na dinedeposit mo ang pera sa bangko buwan-buwan. Tapos yun pala, ubos na. Baling niya sa kapatid. Parang mga basang sisiw ang mga magulang niya at si Marga. Nakayuko ang mga ito at tabi-tabing nakaupo sa sofa habang siya ay nakatayo at nakapamaywang. Dinedeposit ko naman, ate, kaso pinapawithdraw din ni mama. Nakalabing sagot ng kapatid niyang magaling. Nangangatwiran ka pa. Pinapawithdraw sa'yo at hindi mo man lang sinasabi sa akin. Sorry, ate. Umiiyak nang sabi ng kapatid niya. Anak, patawarin mo na kami. Segunda ng tatay niya. Gigil na gigil si Marisa. Isinanla niyo ang bahay at grocery tapos sorry lang? Parang siya naman ang gustong maiyak. Noong mga una kasing pagbibigay namin ng pera kay Limuel, tumubo agad ng 50% sa unang buwan. Kaya nag-invest kami ulit. Pangangatwira ng nanay niya. Binanggit niyo na yan sa akin dati. Anong sabi ko? Too good to be true. Pinasarap lang kayo. Pinaniwala kayong totoong scam niya. Ma, pa, mahigit isang dekada akong pinaghanapan ng lahat ng sinanla niyo. Pati fishery ni Mark apektado. Bayaran na ng tuition. Anong gagawin ko? Ibebenta ko na bang sarili ko para makapag-aral si Marga? Walang sumasagot sa mga ito. Tumalikod si Marisa dahil naiiyak na siya. Nag-ipon siya ng todo. Tinipid niya ang sarili. Nagyayaya ang mga kasamahan niya sa trabaho para kumain sa labas. Pero nagtsatsaga siya sa baon niyang tosino, hotdog o itlog. Gusto niyang makapag-aral sa magandang unibersidad si Marga dahil gusto niyang magkaroon ito ng mas magandang oportunidad kaysa sa kanya. Huminga si Marisa ng malalim at saka pinunasan ng mga mata. Sa nakatira yung Limuel na yan? May address na ibinigay ang tatay niya. Alam niyang suntok sa buwan na makausap niya ang Limuel na yon. Pero magbabaka sakali pa rin siya. Makikita ng lalaking yun. Hindi siya papayag na basta nalang mawala ang pinaghirapan niya. Kaya naman agad siyang sumugod sa address na ibinigay ng papa niya. Naku ma'am, wala po rito si Sir Limuel. Matagal na po siyang hindi umuwi rito. Anang guard na humarang kay Marisa. Nasa bahay siya ng pamilya ni Limuel. Sa sobrang yaman ng pamilya nito, may guard na nakabantay sa gate. Napakataas din ang gate kaya hindi niya alam kung anong itsura ng bahay sa likod niyon. Pwes, ang mga magulang niya. Kailangan ko makausap ang mga magulang niya. Pagpupumilit ni Marisa. Hindi po kayo haharapin ni Mr. Octaviano. Malinaw po ang bili niya sa amin na magpapapasukin ng mga naghahanap kay Sir Limuel. Pasensya ka na ma'am. Pero hindi ko ang una nagpunta rito para kausapin ng mga Octaviano. Kailangan ko nga malaman kung nasan si Limuel. Frustrated na niyang wika sa guard. Ma'am, pasensya na po kayo. Pagbibigyan ko po kayo at papapasukin sa loob, ako naman po ang magkakaproblema. Mawawalan ako ng trabaho, ma'am. May pakiusap ng sabi ng guard. Hinawi na lang ni Marisa ang buhok dahil sa inis. Sa sobrang yaman ng mga Octaviano ay kayang-kaya ng mga itong isauli ang perang iniskam ni Limuel. Pero hindi man na siya makuha kausapin. Hindi ako papayag na ganito lang. Anya sa sarili. Babawiin niya ang pera niya. Ang pera niyang pinaghirapan niya ng mahigit isang dekada. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nalaman niyang kaibigan ng kanyang boss si Luis Octaviano, ang bunso at nag-iisang kapatid ni Limuel. Bumisita ang lalaki sa opisina ng boss niya na mayor ng bayan nila, si Mayor Jack Florante. Dahil malapit siya sa kanyang boss, sa dami ba naman ng sikreto at kalokohan itong alam niya, ay binulungan niya itong tulungan siya kay Luis. Habang magkausap ang dalawa sa opisina ng boss niya ay nasa labas ng pinto si Marisa. Pasimpleng nakikinig.
Wala siyang pakialam kahit mapagalitan pa siya kapag nahuli. Nais niyang malaman kung susunod ang boss niya sa usapan nila. Luis, baka naman pwedeng tulungan mong empleyado ko. Kasali ang mga magulang niya sa naskam ni Limuel eh. Brad, ang problema ni Kuya Limuel ay problema niya lang. Sawang-sawa na kami sumalo sa kanya. Isa pa, kasalanan din naman niya ng mga naskam niya eh. Sinong maniniwala sa ganung kalaking interes? Una pa lang halatang haltaan ng scam yun. Hindi ba sila nadala sa mga nauusong mga pyramid scheme kahit noon pa man? Walang anumang sabi ni Luis. Nagpupuyos ang damdamin ni Marisa. Nais niyang ibalibag ang pinto at sumalingaling si Luis. Gwapo sana ang lalaki ngunit nasama ang ugali. Ngunit hindi niya gagawin yun dahil meron siyang planong nabubuo sa isip. Ang mabuti pa ay tulungan mo na lang akong ayusin ang marriage license ko, Mayor. Narinig ni Marisa na sabi ni Luis. Mukhang seryoso ng kagustuhan mong paglagay sa tahimik ah. Komento ni Mayor Jack. Valid naman yun for 3 months, di ba? Oo, kaya bakit ka nagmamadali? 2 months pa naman bago bumalik si Ruby. Gusto ko ready ng lahat pagdating niya. Excited na ako magsimula ng bago kasama siya. Aba naman, talagang mukhang nagbago na ang playboy kong kaibigan ah. Ikaw lang naman ang hindi nagbabago, Mayor. Sira ulo. Pagkatapos mag-usap ng dalawa ay bumalik na rin si Marisa sa kanyang mesa. Nang makita niyang umalis na si Luis, dali-dali siya pumasok sa opisina ni Mayor. Ikasal mo kami ni Luis. Walang kaabog-abog na sabi ni Marisa kay Mayor Jack. Ano? Halos lumuwa ang mga mata ng Mayor dahil sa sinabi niya. Alam niyang nakakabigla ang sinabi niya. Ngunit kailangan niyang maghiganti sa mga Octaviano na yon hanggang hindi inilalabas ng mga ito si Limuel. Total mas maraming pera ang mga ito kumpara naman sa ilang milyong nawala sa kanya. Baka mas marami siyang makuha kung magiging asawa niya si Luis. Nababaliw ka na ba, Miss Sabino? Galit na tanong sa kanya ng Mayor. Oo, Mayor. Nababaliw na ako. At madadami ka sa baliwan ko kapag hindi mo ako tinulungan. Anong sinasabi mo? Gusto mo bang malaman ng asawa mo kung anong ginawa mo sa Guam nung nakaraang linggo? Kung sinong kinatagpo mo ron? Miss Sabino. Alam ko ang lahat ng tungkol sa iyo, Mayor. At hindi ako mangingiming isiwalat ang lahat. May masaktan lang kahit isang miyembro ng pamilya ko. Alam ko na kung sino pagbibintangan. At kung sakaling mawala man ako o may mangyari sa pamilya ko, lalabas agad lahat ng baho mo kahit wala na ako. Pamba-blackmail niya sa Mayor. Desperado na siya, kaya kailangan niyang gawin yun kahit na nakakahiya. Wala kang ebidensya, Miss Sabino. Na-email ko na sa'yo. Check mo na lang. Tawagan mo na lang ako kapag nakapag-desisyon ka na, Mayor. Miss Sabino! Tawag sa kanya ni Mayor Jack nung tumalikod na siya at papalabas ng pinto. Hindi pinansin ni Marisa ang Mayor at dire-diretso na siyang umalis. Wala na siyang pakialam sa iisipin nito. Hindi siya papayag na siya lang ang magdudusa sa sitwasyon na yun. Pasensya na lang si Mayor Jack dahil wala siyang ibang mahihinga ng tulong kundi ito lang. Hindi ka ba naaawa kay Luis? Wala siyang kinalaman dito, Miss Sabino. Ani Mayor Jack nang tawagan siya nito pagka-uwi ng bahay. Hindi nga siya naaawa sa mga magulang ko eh. Narinig ko ang sinabi niya. Sinisisi niya ang mga magulang ko at ibang biktima ng kapatid niya. Oo, utu-utu nga siguro sila para maskam ni Limuel. Pero sobra naman ang Luis na yon. Kung ayaw niya kaming tulungan, okay lang naman eh. Pero para insultuhin pa niya ang mga magulang ko, wala siyang pinagkaiba sa kapatid niyang halimo at scammer. Okay. Kalma na, Miss Sabino. I'll do what you want. Pero wag na wag mong sasabihin dito ako sa akin nagtatrabaho. Ililipat na muna kita ng department. Walang problema. Basta gawin mo lang ang gusto ko, Mayor. Madali akong kausap. Fine. Pero kailangan mo rin ibigay sa akin ang lahat ng original copies ng mga files na sinend mo sa email ko. Wala kang gagawing duplicate, naiintindihan mo? Maayos akong kausap, Mayor. Gagawin ko yon sa oras na maikasal mo kami ni Luis Octaviano. Okay, deal. Huminga ng malalim si Marisa at inayos ang sarili. Iyon na ang gabing pinagplanuhan nila ni Mayor Jack. May party na dadaluhan ng Mayor kasama si Luis dahil kaarawan ng common friend ng mga ito. Kapag nakita niyang lasing na si Luis, ay saka siya i-entra para akitin to. Ang kailangan lang naman ay ito ang magyaya sa kanyang magpakasal. Doon naman papasok si Jack na kailangan lang ding magkunwaring lasing. Nang makita niyang tumayo sa kinauupuan si Luis ay naging alerto siya. Mukhang magsi-CR ang lalaki.
Susuray-suray na ito sa paglalakad kaya pwede nang simulan ni Marisa ang pangaakit dito. Inabangan niyang lumabas mula sa comfort room si Luis at saka ito sinalubong para magkabanggaan sila. Sorry, ani Luis sa kanya. Nagpanggap naman siyang nasaktan. Hinayaan niya ring matapon ang dala niyang cocktail drinks sa kanyang damit. I'm really sorry, ulit pa ni Luis. Okay lang. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ay alam na niyang madali niyang mapapaikot ang lalaki. He is already attracted to her. I'll buy you a drink to compensate for the drink spilled. Siyempre ay sumama si Marisa sa lalaki. Sa bar counter sila nagtungo. Pwede bang humingi ng tissue paper? Ani Luis sa bartender. Sure, sir. Nangabutan ito ng bartender ng tissue ay agad na iniabot sa dalaga. Sorry talaga, Miss Maris, anya sa lalaki, saka iniabot ang kanyang kamay. Tinanggap yun ni Luis at hindi agad binitiwan. Hi, Maris. Sorry talaga. I'm Luis, by the way. Nadali pa lang akitin ng isang to. Ani Marisa sa isip. Ilang oras silang nag-inuman bago tuluyang nawala si Luis sa sarili. Feeling ko hindi na ako makakapag-asawa. Ani Marisa lalaki. Napakaganda mo para hindi makapag-asawa, Maris. Kung ganon, bakit single pa rin ako hanggang ngayon? Nako, kung ako ang boyfriend mo, pakakasalan kita kahit sa ang simbahan. Puro kabiro. Gusto mo bang pakasalan kita ngayon? Pagyayabang ng lasing na lasing na si Luis. Namumungay pa ang mga mata nito at pangiti-ngiti. Sige nga, pangangansyaw niya rito. Halos magtatalon sa tuwa si Marisa nang tawagin ni Luis si Jack. Kilala mo ba to, Maris? Ito ang mayor dito at kayang-kaya niya tayong ikasal ngayon din. Nakangising tinignan ni Marisa si Jack. Tila ba sinasabi niya rito ang kailangan na nitong gawin ang usapan nila. Ikakasal ko na ba kayo, Brad? Pagsakay ni Jack kay Luis. Sige, Brad. Akala kasi nitong si Marisa wala nang magmamahal sa kanya eh. Narito naman ako. Handa siyang pakasalan kahit anong oras. At nang gabing yun, naging ganap na Octaviano si Marisa sa tulong ng pambablackmail niya kay Mayor Jack. Buti naman at tumupad ito sa usapan. Ito na rin ang nag-asikasa ng dokumento nila ni Luis para maisakatuparan ang plano nila sa kawawang lalaki. Wala itong kaalam-alam na kasal na ito. Wala itong choice kundi ang pagtiisin siya kapag kasal na sila. Nang mga sumunod na araw, hindi makapaniwala si Luis nang buksan ng envelope na ibinigay sa kanya ng babaeng nasa harap ng gate ng bahay niya. Hindi ako nagsisinungaling. Mag-asawa tayo. Miss, nababalo ka na yata. Ani Luis sa babae. Kung gusto mo, ipacheck mo ako legit ang marriage certificate na yan. I don't even know you. Paano kita magiging asawa? Kaya nga, bakit mo ako pinakasalan? Eh, hindi mo naman ako kilala. Look, Miss. Kung prank man to, hindi ka nakakatuwa. Hindi to prank. Huwag ka mag-alala. And what's with the luggage? Tila lalong nag-freak out si Luis nang makita ang bag ng babae. Asawa kita, kaya dapat lang na nakatira ako sa bahay mo, diba? Are you really out of your mind, Miss? You can say that. Bali walang sagot ni Marisa. What do you need? Ang kapatid mo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo inilalabas ang kapatid mong scammer. Wala rito si Limuel, okay? Hindi ko alam kung nasan siyang lupalop ng mundo. Kaya kunin mo na ang peking papel na to dahil hindi ka nakakatawa. Hindi nga yan peke eh. Sige nga, subukan mong kumuha ng SEN number ngayon sa PSA. Pangahamon niya sa lalaki. You're crazy. Hindi to maaari. Magpapakasal na ako sa fiancé ko. Oops, mukhang hindi mo magagawa yan, mister. Look, you're not welcome in my house. I have to confirm if this piece of shit is true at saka tayo mag-uusap. Okay. Pumasok sa loob ng bahay si Luis at makalipas ang ilang minuto ay nakita ni Marisa na lumabas mula sa garahe ang sasakyan nito. Hindi tinted ang salamin ng sasakyan kaya nakita ni Marisa na si Luis ang driver. Tumingin pa ito ng masama nang makita siyang naroon pa rin sa labas ng bahay nito. At wala siyang balak umalis. Hindi siya aalis doon hanggang hindi siya pinapatuloy ni Luis. Baliw na kung baliw, pero hindi siya papayag na walang managot sa nangyari sa mga magulang niya. Isa pa, hindi lang ang mga magulang niya ang niloko ng Lemuel na yon. Napag-alaman niyang nascam din ang mga kamag-anak at kaibigan niya.
Marahil ay 5 oras din na nakatambay roon si Marisa bago bumalik si Luis. Itinigil nito ang kotse sa harap niya. Why are you still here? Kunot ang noong tanong sa kanilang lalaki. Dahil asawa mo ko. Walang kakurap-kurap niyang sagot. Can you please stop this nonsense? Papasukin mo ako at mag-usap tayo. I don't even know you. Alam kong sinubukan mo nang alamin kung sino ako nung umalis ka kanina. Galit na galit ka sa kuya ko. Pareho lang naman kayo manluloko. How dare you trick me in this ridiculousness? Alam mo ba kung anong ginawa mo, ha? You just ruined my life. Nais mo konsensya ni Marisa, pero pinigil niya ang sarili. Ito ang dapat makonsensya dahil wala itong pakialam sa mga biktima ng kapatid nito. Hindi ako aalis dito. Pagmamatigas niya. Sakay. Anito, masama pa rin ang mukha. Hindi ako sabi aalis dito. Sumakay ka, papasok tayo sa loob ng bahay. Anito, marahil ay narealize na nito kung gaano katigas ang ulo niya. 5 oras nga siyang hindi natinag sa paghihintay roon. Nabangha si Marisa nang makapasok sa bahay ni Luis, ngunit hindi niya yung pinahalata. Simple ngunit maganda, at sumisigaw ng karangyaan ang bahay ni Luis. Lalo siyang nainis. Kung tutuusin ay afford ng mga Octaviano na bayaran sila. Pero bakit nga naman gagawin ng mga itong bawasan ng kayamanan ng mga ito kung hindi naman ang mga ito sangkot sa scamming na ginawa ni Lemuel? What do you want? Tanong ni Luis sa kanya matapos siyang paupuin sa sofa. Ang kapatid mo, bukod sa limpak-limpak na sarping na scam niya mula sa mga kamag-anak at kaibigan ko, gusto ko magbayad siya sa dinulot niyang stress sa aming lahat. Halos magkasakit na mga magulang ko at kinailangan ng kapatid ko huminto sa pag-aaral ngayong taon dahil natangin ng limbo na yun ng lahat sa amin. Would you achieve that kung pepestihin mo ako tulad ng ginagawa mo ngayon? Alam kong kikilos ka na at ang pamilya mo sa paghahanap sa limbo na yun dahil sa ginawa ko. Kasi wala naman kayong pakialam sa amin. Pero baka kapag may ginawa akong kabaliwan, pansinin na ninyo ako. And guess what? I succeed. Tingnan mo, kinakausap mo ako ngayon. Humisi si Marisa. Hindi sa wala kaming pakialam sa inyo, okay? But we're not Lemuel. Wala kaming kinalaman sa mga kalokohan niya. Pero ang sisihin mo pa mga naskam na mga kapatid mo dahil gullible sila ay ibang usapan na. What? Lalo nang kumunot ang noo ni Luis. Narinig kita. Huwag mo nang ikaila. Bakit? Tama naman ako ah. Tingnan mo na. Nanggagalaidi si Marisa. Kaya hindi talaga ako aalis dito hanggat hindi mo nilalabas ang kapatid mo. Ikaw ang bahala. Suit yourself. Mag-aanap na lang ako ng abogado para mapawalang visa ang kasal natin. Dahil malamang, tulog ako ng kinasal tayo. That might not even be my signature. It's your signature at may ebidensya ako na hindi kita pinilit. What? Iniabot niya kay Luis ang kanyang cellphone. Nagitla si Luis nang makitang wala nga siyang katanggi-tanggi habang nagaganap ang seremonya. He was drunk but he was awake. Sumagot siya ng I do at pumirma siya ng kusa sa papel. Nakangiti pa siya habang nagpapakasal sa babaeng hindi niya kilala. Kung hindi ba naman siya tinamaan ng lintik. Nang i-anunsyo nga ng walang yan niyang kaibigan na si Jack na you may now kiss the bride, ay hindi lang basta halikang ginawa niya kay Marisa. Napapikit ng mariin si Luis nang may mag-react na parte ng katawan niya nang mapanood niya kung paano niya hinalikan si Marisa ng gabing yon. Talagang pinaghandaan mo to, no? Anya kay Marisa nang nakabawi. Oo. Walang kagatul-gatul na sabi ng babae. But still, I'm not considering you as my wife. Pagmamatigas niya. Wala akong pakialam. Basta rito lang ako hanggang hindi mo nilalabas ang kapatid mo. Kaya wala kang choice. Bahala ka. Inis na inis niyang sabi. Kailangan na niyang ipahanap sa mga pinakamagagaling na private investigator ang kapatid niya. Okay, fine. Dahil nga wala na rin naman akong choice kundi tanggapin ang marriage na to. Sige, you can stay here. Basta kapag nahanap ko si kuya, ipangako mo nga alis ka na rito. Aalis ako rito kapag dumating siya at isinauli niya ang lahat ng tinangay niya sa pamilya at mga kaibigan ko. Fine, fine. Basta pipirma ka ng annulment paper pagbalik niya. Walang problema. At kung anumang dahilan ang ilagay rin ng abogado ay hindi ka tatanggi. Wala akong pakialam kahit ilagay pa ng abogado mo na baliw ako kaya maghihiwalay tayo. Ibigay niyo lang ang gusto ko. Wala ka nang maririnig sa akin kahit kailan. Fine. Marahil ay kailangan na lang niyang resolbahin ang issue na yon.
Ang sabi niya ay hindi na siya makikialam sa buhay ng kuya niya. Ngunit ito na naman siya. Dati ay napagalitan na rin siya ng mga magulang nila dahil binayaran niya ang milyon-milyong utang ng kapatid niya. Ngayon ay heto na naman siya, na may problema dahil sa kapabayaan ng kanyang kapatid. Wala akong kasama rito, pero tatad ng CCTV sa loob at labas ng bahay ko. Pagbabanta niya kay Marisa. Hindi kita papatayin, huwag ka mag-alala. Tingnan mo nga kung gaano ka kalaki. Kaya mo nga akong lasingit at pauuhin sa kasal eh. You did that yourself. Walang pumilit sa'yo. Hello? Basta maraming CCTVs dito, kaya mag-iingat ka sa mga galaw mo. Hindi kita pagnanakawan. Anin ko mga gamit mo rito. Mas malaki pa rin ang nadekwat ng kapatid mo mula sa mga magulang ko. At yun ang kailangan ko. Fine, fine. Ikaw ang bahala kung saan mo gusto matulog sa loob ng bahay na to habang naghihintay ka. Isa lang ang hihilingin ko sa'yo. Please act as if you're not here. Huwag ka nalang makipag-interact sa akin dahil ayoko nang may kasama sa bahay. Ang laki-laki ng bahay, iisa ang kwarto. Reklamo ni Marisa habang naghahanap ng magagamit na silid. May maid's quarter pero puro tambak doon. Parang maling desisyon tong ginawa ko ah. Sabi niya pa sa sarili. Ngunit hindi, maninindigan na siya dahil naroon na siya. Alam niyang gagawa ng paraan si Luis dahil maiirita ito sa presensya niya. So, sino naglilinis dito? Tanong niya pa rin sa sarili. Ang laki-laki ng bahay na yon pero malinis kahit walang kasambahay. Dahil iisa ang sili, sa sala siya magkakampo nang wala sa oras. Hindi naman problema yon. Malambot naman ang sofa. Problema na lang ni Luis kung sumakit ang mga mata nito kapag nakita siyang nakahambalang sa sala nito araw-araw. Gustong bumili ni Marisa ng pagkain ngunit natatakot siyang malakan ng gate. Baka kapag lumabas siya ay hindi na siya muling pagbuksan ni Luis. Bahala na. Bulong ni Marisa bago nagtungo sa kusina. Para siyang dagang maingat na nagtungo sa kusina para walang makarinig sa kanya. Papalitan ko na lang ang mga to. Aniya matapos kumuha ng instant noodles at tinapay sa cupboard. Ang boring naman dito. Paano kaya nakakatagal ang isang yun sa bahay na to? Tanong niya sa sarili habang nagluluto ng noodles. Dahil ayoko ng maingay. Biglang sagot ni Luis. Napakapit sa dibdib si Marisa dahil sa gulat. Hindi man lang niya namalayan na nakapasok na sa kusina ang lalaki. Halata nga, pati paglakad mo walang tunog. Inis na tugon niya. Napansin niyang napatingin si Luis sa iniluluto niya, kaya dumipensa siya agad. Papalitan ko na lang ang mga to. Wala kasi akong susi ng gate kaya hindi ako makalabas. Eat whatever you want. Baka sabihin mo chip akong asawa. Sarcastico ang sabi ni Luis. Wala naman din kumakain ng mga yan dahil madalas akong kumakain sa labas. Na-expire lang kadalasan ng pagkain sa bahay na to. Hindi na nagkomento si Marisa. Isinalin niya sa mangkok ang noodles at naupo sa harap ng kitchen counter. Nakaupo rin doon si Luis, ngunit may isang upo ang nakapagitan sa kanila. Kain. Alok niya rito. I'm fine. Bali walang sagot ng lalaki sa katumunggan ng beer mula sa lata. Problemado ang loko dahil sa kanya. Sa sala ka talaga matutulog? Tanong ni Luis sa kanya kapag uwan. Nilunok muna ni Marisa ang noodles bago sumagot. Oo, wala namang ibang kwarto rito sa bahay mo eh. You can sleep at the sofa tonight. Ipapaayos ko na lang ang maid's quarter bukas. Bakit walang guest room sa bahay mo? Because I don't like guests. Pero hahayaan mo ako rito? You have a tendency to escalate things. Baka hindi lang ang pagpapakasal sa akin na gawin mo kapag hindi pa kita pinansin. Are you really like that? Baliw? Oo, madalas. Napailing si Luis. I can't believe you. Aalis din naman ako eh. Alam mo naman kung anong gusto ko. Paano kapag hindi ko agad nahanap si kuya? Eh di dito lang ako. Wala ka bang trabaho? Nakaliva ko. Lahat ng plano ko sa buhay ay nagbago dahil sa kapatid mo. I'm sorry for that. Marisa, right? Tumango si Marisa. Napaka-insincere mo. Aniya sabay irap sa lalaki. Hindi na narinig kong sinabi mo kay Mayor Jack. Did you plan this with Jack? Huwag mo na siyang sisihin. Napilitan lang yun dahil binlockmail ko. Ang kapatid mo ang sisihin mo dahil may anak na baliw ang isa sa mga iniskam niya.
Why are you this mad? Aba, bakit parang ini-invalidate mo ang karapatan kong magalit sa kapatid mo? You know what? You're very defensive. I'm just asking. Wala akong ibang ibig sabihin. Matagal kong pinag-ipunan ng tuition ng kapatid ko. Ang gusto ko kasi ay sa magandang universidad siya mag-aral. Iba rin kasi ang opportunity na napupunta sa galing sa mga sikat na eskwelahan. Hindi mo alam kung anong pagtitipid ang ginawa ko para lang paghandaan ng taon na to kung kailan mag-e-enroll na sana ang kapatid ko. Tapos yun na. Nalaman kong wala pala kaming ipamabayad sa eskwelahan dahil in-invest ng mga magulang ko ang perang yun sa business ng kapatid mo. Tumango si Luis na parang iniinganyo siyang magkwento pa. Kaya ganoon ang kanyang ginawa. Pinagalitan ko rin naman ang mga magulang ko. Hindi sila dapat nagpasilaw sa pangakong malaking interes dahil walang ganun. If something is too good to be true, most of the time, it's not true. Tumango ulit si Luis na parang sumasang-ayon sa kanya. Pero kahit tumutok pa ang lahat ng ugat ko sa galit, wala na rin namang magagawa. Dahil yun na, nagamit ng ipon ko na isang lana ang bahay at mini grocery namin. Lahat ng ipinunder ko ay malapit ng mawala. Kaya sinubukan kong kausapin ka at ang mga magulang mo. Pero walang gusto humarap sa akin. Ito na lang ang naisip kong paraan para pansinin niyo ako. Hindi agad nakapagkomento si Luis sa kwento niya. Mukhang nag-iisip pa ito ng magandang sasabihin, kaya lumabok muna ng alak. I'm sorry, Marisa. I want to help you, pero kapag sinalo ko na naman ang kapabayaan ng kapatid ko, ako naman ang mababankrupt. Alam ko naman yun. Kaya panagutin niyo na lang siya. Kailangan namin lahat ng hustisya. Look, I'm trying, okay? Umupa na ako ng mga taong maghahanap sa kapatid ko. It's hard for me. Ayoko rin namang makita nasa loob ng kulungan ng kapatid ko. But this time, he needs to learn his lesson. Nagbuntong hininga si Luis. And about your parents, kwentahin mo kung magkano ang ininvest nila, ibabalik ko. Ang gusto ko lang, iharap mo sa akin ang kapatid mo. Ani Marisa. Teka, bakit ba hindi na lang niya tanggapin ang compensation mula kay Luis? Bakit ba bigla siyang naaawa rito? Stress na ito sa kapatid ay na-stress pa sa kanya. Bakit parang ngayon, si Luis na ang biktima? Alam ko, at gagawin ko lahat para mapabalik siya rito. Alam ko naman din na makikipagmatigasan ka sa paghihintay. So fine, maghintay ka rito. Do whatever you want. Pero kapag nakita na natin si Kuya, ibabalik ko na rin sa'yo ang nawala sa pamilya mo. Dahil alam kong kailangan mo. Just don't tell the other victims. Dahil hindi ko naman talaga kaya mag-compensate para sa lahat. Baka itakwil na ako ng mga magulang ko. Sana nasa kuya mo pa ang pera para hindi ka na mag-abono. Nasabi ni Marisa. Let's hope for that. Pabaling-baling si Marisa sa sofa kinagabihan. Malambot naman yun at komportable. Ngunit na mamahayata siya. Isa pa, bukas ang centralized aircon sa sala. Hindi siya sanay matulog ng malamig. Siya pa, display lang ang aircon sa kwarto nilang magkapatid. Sayang ang kuryente kaya nagtitipid sila. Use this blanket. Si Luis yun. Hindi na naman niya namalayan ang pagdating nito. Matapos niyang kumain ay nagpaalam na sa kanyang lalaki. Umakyat na ito sa silid nito. Tinanggap ni Marisa ang kumot. Hindi na siya nag-abalang tumayo. Don't worry, bukas may kwarto ka na. Okay naman ako rito sa sofa. Malambot nga to eh. Aniya na tinapik pa ang sofa. I know you're uncomfortable. Paikot-ikot ka nga at mukhang di mapakali. Medyo malamig kasi. Dinampot ni Luis ang remote control ng aircon. Hininaan ito ang lamig. Yan, hindi na gaanong malakas. Call me if you need something. Nasa taas lang ako. Hindi na kita istorbahin. Sige na, matulog ka na. Tumango si Luis at umalis na rin. Kinabukasan ay maagang nagising si Marisa kahit hindi siya halos nakatulog ng nagdaang gabi. Namamahay talaga siya. Isa pa, hindi alam ng mga magulang niya ang kabaliwang kanyang ginawa. Ang paalam niya sa mga ito ay may aayusin lang siya sa probinsya. Mukhang hindi naniwala ang mga ito, ngunit hindi naman siya pinigilan dahil alam ng mga itong masama pa rin ang kanyang loob sa nangyari. Dahil medyo nakakonsensya na rin siya sa ginawa kay Luis, ay naisip niyang pagsilbihan na lang ang lalaki habang naroon siya. Pero low-key lang. Hindi naman niya sasabihing utos-utosan siya nito. Naghanda si Marisa ng agahan nilang dalawa. Sinangag, itlog at corned beef lang yon. Hindi nang tagal ay kasama na niya si Luis sa kusina. Nangialam na ako ulit dito sa kusina mo.
Sige lang. Ani Luisa kaakamang lalabas mula sa kusina. Nakasuot na ito ng office attire. Sandali, pigil niya sa lalaki. Nagtatakang tiningnan siya nito. Why? Kumain ka muna. Anyaya niya rito. Medyo marami tong niluto ko. Sayang naman at ako lang mag-isa. Pagpapalusot niya. Mukhang nag-alangan pa si Luis, ngunit naupo rin sa harap ng bar counter. Okay. Anito. Pasimpleng umiti si Marisa. Tinimplahan na rin niya ng kape si Luis. Tahimik silang nag-almusal. Ngunit hindi naman naramdaman ni Marisa na naiirita sa kanya si Luis. Salamat sa almusal. Pasasalamat ng lalaki. Pagkain mo mga yon, niluto ko lang. I know, but I don't usually cook. Dadaan nga lang sana ako sa coffee shop para bumili ng kape at tinapay. Nabusog ako, salamat. Nakangiting tumango lang si Marisa. Magliligpit na sana siya ng kinainan nila nang bumalik si Luis. May mga susi itong iniwan sa kitchen counter. Duplicate keys yan ng bahay at gate. Baka kasi lalabas ka. Salamat. Okay, I'm going. Paalam muli ng lalaki. Ingat. Bandang alas 11 ng umaga ay may mga taong dumating para linisin ang maid's quarter. Hindi alam ni Marisa kung papapasukin ng mga ito. Hindi rin naman niya alam ang number ni Luis. Wala kasi si Luis eh. Hindi ako pwedeng magpapasok ng mga tao rito nang basta-basta. Anya sa lalaking kausap. Si Sir Luis po ang nagpupunta sa amin dito. Teka ma'am, tawagan mo kaya si Sir. Ha? Hindi alam ni Marisa kung paano niya sasabihin sa lalaking wala siyang number ni Luis, samantalang doon siya nakatira sa bahay ng lalaki. Sa huli ay ang lalaki ang tumawag kay Luis. Oh ma'am, kausapin niyo po. Iniabot nito sa kanya ang cellphone. Ayaw mo raw papasukin si Naben? Tila natatawang tanong ni Luis sa kanya mula sa kabilang linya. Eh hindi ko naman sila kilala eh, mahirap na. Pabulong niyang tugon, saka bahagyang lumayo sa lalaking may-ari ng cellphone. I hired them to clean the maid's quarter. Harmless ang mga yan, huwag ka mag-alala. Dahil sa sinabi ni Luis ay pinapasok na niya ang mga kalalakihan. Pasensya na kayo. Anya sa mga ito. Nag-iingat lang. Okay lang po ma'am. Ani Ben. Para makabawi sa pang-judge sa mga magkagawa ay ginawa niya ang mga ito ng merienda. Sandwich lang yon, ngunit yun na rin ang tanghalian niya. Hapon na rin ang matapos sa mga ito sa paglilinis ng maid's quarter. Sa totoo lang ay hindi yun mukhang maid's quarter. Mas mukha yung guest room, lalo na ngayong nilinisan. Bilang pasasalamat kay Luis ay nagluto ng hapunan si Marisa. Walang sariwang karne sa ref ni Luis. Pulos processed meat ang naroon, kaya lumabas pa si Marisa at nagtungo sa pinakamalapit na palengke. Umorder ka? Tanong ni Luis pagdating. Niluto ko yan. Pero wala naman akong stock na ingredients para sa mga yan. Lumabas ako. Nagpunta ako sa palengke kanina pagkalis ng mga inutusan mong cleaner. Nagabala ka pa. Ani Luis. Gusto ko magpasalamat dahil pinaayos mo yung kwartong tutulugan ko pansamantala. That's nothing. Dito rin naman pagluluto ko, wala lang to. Naturo lang ang nagluluto dahil nagugutom tayo. Halika na, kain na tayo. Agad na naupo si Luis sa harap ng mesa. Magandang kumain ng lalaki. Pansit bihon at lechong kawali lang naman ang inihanda niya. Pero mukhang sarap na sarap ito. Para itong sabik sa lutong bahay. Masarap. Salamat. Ani Luis sa kanya sa pagitan ng pagkain. Halata nga. Pabirong sabi niya na ikinatawa ni Luis. Hindi na kasi ako nakakatikim ng lutong bahay mula nung bumalik sa probinsya si Manang. Hindi mo dapat sinasanay ang sarili mo sa fast food. Baka magkasakit ka. I know. Minsan naman sa mga healthy restaurants ako kumakain. Pagdepensa ni Luis sa sarili. Oo na. Kumain ka na riyan ng kumain. Pigil ang ngiting pinagmasdan ni Marisa si Luis. Marahil ay dahil hindi na siya inis sa lalaki, ay noon lang niya na-realize na gwapo pala talaga ito. Lalaking lalaki ang itsura. Kayumanggi, makapalang kilay at pilik mata. Expressive ang mga mata, matangos ang ilong. Papunta na ito sa perpekto kung physical na katangian ng pag-uusapan, bukod pa sa matangkad ito. Noon niya naisip na paano kaya kung sa ibang sitwasyon sila nagkakilala. Magugustuhan kaya siya nito? Sinaway ni Marisa ang sarili.
Hindi siya dapat nag-iisip ng ganoon. May fiancé nga, di ba? Paano ko magugustuhan? Tanong ng dalaga sa sarili. Pagkatapos kumain ay pinagpahinga na ni Marisa si Luis. Nais pa sana nitong tumulong sa paghuhugas ng plato ngunit inawat niya ito. May balita na ba sa whereabouts ng kuya ko? Tanong ni Luis sa private investigator. We're still searching for him, sir. Tugon naman ng lalaki mula sa kabilang linya. Mukhang nasa ibang bansa ang kuya niyo, sir. Kaya nahihirapan kami malocate siya rito. But don't worry. Kalat naman ng agency namin. Kaya kahit nasa ibang bansa ang kapatid niyo, siguradong mahahanap namin. Isang linggo na buhat ng manirahan sa kanya si Marisa. Wala naman siyang reklamo sa babae. Bukod sa pinakasalan siya nito nang wala siya sa tamang pag-iisip. Pero kung ang pagtira lang sa bahay niya, wala siyang masasabi. Ngayon nga lang niya napagtantong masarap palang umuwi sa bahay nang may naghihintay. Monotonous ang buhay niya. Bahay, trabaho, bahay. Yan ang kanyang routine. Occasionally, tumadalo siya sa mga birthday parties ng mga kaibigan niya o kakilala sa trabaho. Pero yun lang yun at madalang lang naman. Sana mahanap na siya sa lalong madaling panahon. Anya sa private investigator. Willing ako magdagdag ng bayad basta mahanap niyo lang si Kuya Limuel. Okay, sir. Matapos makipag-usap sa private investigator ay nagring na naman ang kanyang cellphone. Nasa opisina siya ngunit hindi siya makapag-focus sa trabaho. Lalo na ngayong nakita niya kung sino ang caller. Honey. Anya nang sagutin ang tawag ng fiancé. Bakit ang tagal mo sumagot? Inis na tanong ni Ruby. Sorry, nasa ospital kasi ako. Bakit napatawag ka? Wala lang. Namiss lang kita eh. Teka, bakit parang hindi ka masayang tumawag ako? Wala akong sinabing ganun. Bakit ka nga pala tumawag? Tumawag lang ako kasi tinatanong ako ni Mommy kung may date na kasal natin. Napalunok si Luis. Paano niya ba sasabihin dito ang kailangan muna nilang maghintay bago matuloy ang kanilang kasal? Let's talk about that when you're here. Mas maganda kasi yan kung pag-uusapan natin ng personal. Sa bagay, pero isang buwan pa bago ako makabalik dyan. Modelo si Ruby at may kontrata itong trabaho sa UK. Sandali na lang yan. Matapos ng konting kwentuhan ay natapos din ang tawag. Napahinga na lang ng malalim si Luis. Isang buwan. Kailangan niyang mahadap ang kapatid bago mag-isang buwan dahil papatayin siya ni Ruby kapag nadatnan ito sa bahay niya si Marisa. Parang hindi ka okay. Komento ni Marisa habang naghahaponan sila ni Luis kinagabihan. Alam niyang komportable na sa kanya si Luis para na nga silang magkaibigan. Pero nang gabing yun, kulang na lang ay magbuntong hininga ang lalaki habang kumakain. Okay lang ako. Ani Luis sa kapilit ng umiti. Teka, hindi ka pa babalik sa trabaho? Next week babalik na ako sa trabaho. Wala na pala magluluto ng hapunan. Natawa si Marisa. May magluluto pa naman ng almusal. Pwede naman ako magluto sa gabi. Yung madadali nga lang para makapaghapunan agad tayo. Pagkatapos kumain ay nagligpit na si Marisa. Akala niya ay umakit na si Luis. Ngunit naabutan niya pa itong nanonood ng pelikula sa may sala. Nood tayo. Anyaya nito sa kanya. Dahil wala namang gagawin ay naupo si Marisa sa sofa. Habang nanonood ay biglang naging awkward ang hangin dahil sa love scene sa screen. Naalala ni Marisa ang tensyon sa pagitan nila ni Luis ng gabing kinasal sila. Naroon pa rin ang tensyon na yon at damang-dama niya. Mukhang nadadama rin ni Luis dahil napapalunok ito. May pagitan naman sa kanilang dalawa pero parang init na init si Marisa. Bigla akong inantok. Anya saka tumayo. Matutulog na ako, Luis. Tiningnan siya ni Luis at saka tumango. Nagmamadaling nagmarcha patungo sa kanyang silid si Marisa. Umayos ka. Banta niya sa sarili. Asawa mo yun pero sa papel lang. Ibang mahal nun. Baka maisuko mo biglang bataan mo sa kanya. Nang mga sumunod na araw, masama ang loob ni Luis na hindi niya nakuha ang business deal na pinaghirapan ng ilang buwan. At dahil bad trip, nag-inom siya nang nag-inom sa bakuran. Kapag ganoon ang mood niya ay ayaw niyang uminom sa labas dahil madali siyang malasing. Beer pa? Tanong ni Marisa matapos siyang dalhan ng pulutan. Meron pa rito. Anya na tinuro ang maliit na icebox sa kanyang tabi. Naupo sa bandang kanan niya si Marisa.
Kainuman niya ito at alam na nito ang nangyari. Ganyan talaga ang life. Minsan panalo, minsan talo. Ang importante naman, ginawa mong best mo. Louis shrugged his shoulders. Huminga siya ng malalim at saka lumagok na naman ang alak. Frustrating lang. Baka hindi lang meant to be. Baka may mas mukhang business deal na parating. Pang-cheer up pa rin ni Marisa kay Louis. Sana nga, sabi naman ng lalaki. Inabot na sila ng madaling araw sa inuman at hindi na lang beer ang iniinom nila, kundi brandy na. Kung saan-saan na nga napunta ang usapan nila. So, bakit nga pala wala ka pang boyfriend? Hindi ko nga sabi priority yan. Gusto mong tumandang dalaga? Nakangising tanong ni Louis. Pareho na silang may tama ng alak. Slurry na nga ang salita ni Marisa. Natatawa na rin siya sa sarili. Ayoko, no? Kaya nga mag-boyfriend ka na. Saka na, patatapusin ko muna si Marga. Kapag okay na ang kapatid ko at kaya nang tumayo sa sarili niyang paa, mag-aasawa na ako. Mag-asawa ka ng mayaman para may magpaaral din kay Marga. Hindi mo na kailangan tipirin ang sarili mo. Natatawang komento ni Luis. May asawa na akong mayaman, sagot ni Marisa. Noon niya lang na-realize na sana ay hindi niya sinabi yun. Sumeryoso kasi si Luis. Para bang may magic ang salitang asawa kaya nagkatitigan sila. Ang mga mata nito ay tila napako na sa kanyang labi. Napalunok si Marisa. Gustong-gusto niyang matikmang muli ang mga labi nito, ngunit nagpipigil siya. Pero sa mga sandaling yon, hindi niya kayang kontrolin ang sarili. Tinawid niya ang pagitan ng kanilang muka. At yun na nga, naisuko niya sa asawa ang bataan na matagal na iningatan. Nais ni Marisa na magmura nang magising siyang sobrang sakit ng ulo. Parang binabarena ang ulo niya. Bumangon siya at agad ding napahiga nang makita niyang wala siya ni isang saplot sa katawan. Bukod pa roon ay wala siya sa kanyang silid. Nasa silid siya ni Luis. Agad niyang pinalikan sa isip kung ano ang nangyari ng nagdaang gabi. Diyos ko! Hiyaw niya sa isip. Anong ginawa mo, Marisa Sabino? Nababaliw ka na! Nababaliw ka na! Ani sa sarili habang kip-kip ang kumot saka maingat na tumayo para damputin ang kanyang mga damit na nakakalat sa sahig. Diyos ko, nakakahiya! Anya habang dinadampot ang underwear. Paano siyang lalabas ng silid na yun ngayon? Anong muka ang ihaharap niya kay Luis? Sinipat niya ang digital clock sa dingding. Alas 10 na ng umaga, mukhang wala na roon si Luis. Agad siyang nagbihis at patakbong bumaba sa hagdan. Tama siya. Wala na nga roon si Luis. Marahil ay nasa trabaho na. Nakahinga siya ng maluwag. Natungo siya sa kanyang silid at hinanap ang cellphone dahil nagri-ring yun. Hindi alam ni Marisa kung sasagutin ang tawag ng lalaki o hindi. Sa huli ay sinagot niya rin yun. Nasa Cambodia si kuya. Doon siya nagtatago. Pagbabalita ni Luis sa kanya sa kabilang linya. Nawala ang pagkailang ni Marisa. Mukhang wala naman ting plano si Luis na ungkatin pa ang nangyari sa kanila kagabi kaya kakalimutan na lang niya. Makakabalik na ba siya rito? Tanong niya sa lalaki. Gagawin ko ang lahat para makabalik siya rito sa lalong madaling panahon. Mabuti kung ganun. Sandali silang nabalot ng katahimikan, ngunit wala rin sa kanila ang tumatapos ng tawag. Kumain ka na ba, Marisa? Tanong ni Luis sa kanya. Hindi pa, kakagising ko lang. May sandwich dyan sa kusina. Kainin mo kung gutom ka na. Gumawa ka ng sandwich? Oo. Pasensya na, tinangakaya kong ihanda para sa'yo. Okay lang. Sige, salamat. Sige. Patlang at katahini ka na naman, ngunit wala pa rin nagbababa ng telepono sa kanila. May sasabihin ka pa? Tanong ni Marisa sa lalaki. Wala na. Dahil sa naganap ay naging awkward ang lahat sa pagitan ni Marisa at Luis. About last night, pagbubukas ni Luis sa topic. Isipin na lang nating hindi yun nangyari, Luis. Paano ko iisipin wala yun kung ako nauna sa'yo? Mali yun. Hindi naman tayo totoong nagmamahalan eh. Saka may fiancé ka. Marisa, huwag na natin pag-usapan, Luis. Kalimutan mo na yun. Sa wakas ay pinutol na rin niya ang tawagan nila. Sa mga dumaan pang mga araw,
Hindi na hinihintay ni Marisa na matapos kumain si Luis. Iniiwan na niya ito sa komedor. Iniwasan niya rin ito ng ilang araw. Naghahanda lang siya ng pagkain nito, ngunit hindi siya nagpapakita. Kinakain naman din ng lalaki. Ayaw niya rin itong makita. Nahihirapan siya. Hulog na ang loob niya rito kahit sandali pa lang silang magkasama. At alam niyang hindi dapat sa ganoon mapunta ang lahat. Gusto nang maiyak ni Marisa sa frustration dahil sa kabila ng lahat ng agam-agam ay namimiss niya si Luis. Nasa iisang bahay sila ngunit nangungulila siya sa lalaki. Para bang ang layo-layo ng pagitan nilang dalawa. Napadiretso nang upo sa kama si Marisa nang may kumatok sa kanyang pinto. Marisa? Ani Luis na nasa labas ng kanyang kwarto. Pwede ba tayong mag-usap? Bakit? Tanong niya sa lalaki. Hindi mo pa talaga ako pagbubuksan? Tumayo si Marisa at binuksan ang pinto. Pinigil niya ang sariling yakapin ng lalaki. Miss na miss niya ito. Bakit? Tara sa sala, bumili ako ng pizza. Akala ko mag-uusap tayo. Oo nga, bawal ba ang pizza kapag mag-uusap? Inirapan niya ang lalaki. Ngunit hinawakan lang nito ang pusuhan niya at hinila siya ng marahan patungo sa sala. Para na agad na kuryente si Marisa sa simpleng paghawak ni Luis sa kanya. Ang sabi mo, kalimutan na natin ang nangyari? Ani Luis sa kanya nang nasa sala na sila. Oo nga. Eh bakit iniiwasan mo ko? Wala. Pumayag na nga akong kalimutan na lang eh. Sa ginagawa mo, mas pinaparamdam mo sa akin may nagbago sa pagitan natin dalawa. Hindi ko kasi dapat ginawa yun. Hindi lang naman ikaw may gusto nun eh. Ani Luis. So, kinusta mo rin? Sinungaling naman ako kung sasabihin kong hindi. Pareho silang natahimik. Huminga ng malalim si Marisa. Huwag na nating uulitin yun. Tumango si Luis. Promise. Huwag na rin natin pag-usapan. Sabi ni Marisa. Muling tumango si Luis. Sinubukan nilang ibalik sa dati ang kanilang samahan. Sabay na sila ulit kumakain at sinamahan pa siya ni Luis na mag-grocery dahil weekend naman. Sa labas kaya tayo kumain ngayon? Tanong ni Luis sa kanya. Palagi na lang ikaw nagluluto. Hindi ka ba natatakot na may makakita sa atin? May fiancé ka, diba? Napaisip si Luis. Mukhang noon lang nito naalala ng may fiancé nga ito. Mag-ihon na lang tayo sa bakuran. Literal na kain sa labas tayo mamayang gabi. Natatawang suwestya ni Marisa. Sounds good. How about some beer? Tanong ni Luis. Napadaan kasi sila sa aisle ng mga alak. Parang wag na lang muna. Nakangiwing sabi ni Marisa. Si Luis naman ay natawa. Sige, wag na muna. Kinakabihan na ibala silang dalawa sa pag-iihaw. Naging bonding na nila ang pagkain. Minsan nga ay nakakalimutan na rin ni Marisa ang totoong dahilan kung bakit naroon siya sa bahay ni Luis. Minsan ay gusto niyang i-delay pa ang pagkakakita kay Lemuel para may rason pa siya para manatili roon. Ngunit hindi siya pinakinggan ng langit. Dahil kinabukasan habang masaya siyang naglilinis ng sala ay may babaeng dumating. Napakaganda ng babae. Makinis, parang porselana ang kutis. Matangkad din ito. Entablado na lang ang kulang ay pwede na itong rumampa. Where's Luis? Tanong ng babae. Nasa kwarto niya. Bagong kasambahay ka rito? Nakangiting tanong pa nito. Hindi alam ni Marisa kung paano sasagot. Tawagin ko muna si Luis. Anong pangalan niyo? Tell him that his fiancé is here. Nalamig hindi lang ang buong katawan ni Marisa. Kundi pati yata ang kanyang buong pagkatao. Ang sabi ni Luis ay may 3 linggo pa bago bumalik sa Pilipinas ang nobya nito. Sandali lang, tatawagin ko siya. Pinaupo ni Marisa ang babae sa sofa at agad na siyang umakyat para tawagin si Luis. Nakangiti pa ang lalaki na mapagbuksan siya. May bisita ka. Bisita? Wala naman akong inaasahang bisita ngayon ah. Kunot ang noong sabi ni Luis. Nasa baba ang fiancé mo. Aniya. Ha? Tulad niya ay mukhang nanlamig din ito. Agad bumaba si Luis para harapin si Ruby. Hindi ito nagdalawang isip na ipagtapat sa nobya na asawa nito si Marisa. Kaya naman hindi makapaniwala si Ruby.
What do you mean that she's your wife, Luis? Dumadagundong ang tinig ni Ruby sa buong sala ni Luis. Let me explain, Ruby. Dapat lang na magpaliwanag ka. Umuwi ako rito para sorpresahin ka dahil ang sabi mo, mas okay na pag-usapan sa personal ang kasal natin. Aba, ako pala ang masosorpresa. Gigil na wika ni Ruby. Hindi na pinakinggan ni Marisa ang pag-uusap ng dalawa. Pumasok siya sa kanyang silid at tahimik na nagdasal na sana ay maging maayos ang pag-uusap ng mga ito. Kailangan na niyang umalis doon kahit wala pa si Limuen. Ayaw niyang mahirapan si Luis. Kinagat ni Marisa ang loob ng kanyang pisngi para pigilin ang sariling umiyak. Alam naman niyang hindi siya habang buhay sa lugar na yon. Pero bakit parang ang hirap-hirap umalis? Pinakinggan niya kung nag-uusap pa ang dalawa sa labas. Wala na siyang marinig na ingay. Maya-maya ay narinig niya ang sasakyan ni Luis. Mukhang aalis ang dalawa. Huminga ng malalim si Marisa, saka kinuha ang kanyang bag. Kailangan na niyang umuwi. Kamusta ang nilakad mo? Okay na ba? Tanong ang tatay ni Marisa nang makauwi siya sa kanila. Eh, hindi pa po eh. Dumiretso siya sa silid nila ni Marga. Mabuti na lang at wala pa roon ang kanyang kapatid. Walang mangingialam kahit umiyak siya. Nakatulugan na lang ni Marisa ang pag-iyak. Gabi na nang magising siya. Napakaraming missed calls ni Luis. Hello? Aniya nang muling tumawag ang lalaki. Nasaan ka? Umuwi muna ako para mabuwasan kahit paano ang galit ni Ruby sa'yo. Balitaan mo na lang ako kapag nariyan na si Limuel. Pasensya ka na, Luis. Alam ko namang mali na ikaw ang pinagigantihan ko. Wala kang kasalanan sa akin. Sorry dahil nasira ko ang mga plano niyo ni Ruby. Sorry talaga. Tuluyan na siyang naiyak at nahalatayin ni Luis dahil sinabi nitong, "Taha na." Yun, lalo siyang umiyak. Napakabuti mong tao, Luis. Mali ako sa mga inisip ko tungkol sa'yo. Kahit wala pa si Limuel, ipadala mo na sa akin ang annulment paper. Ipirmahan ko agad. I-file na natin para gumagalaw na ang case. Pakisabi kay Ruby, sobrang sorry talaga. Kailangan mong bumalik dito. Dito mo hihintayin si Kuya. Meron kang kailangan pagbayaran sa akin. Ha? Umalis na ulit si Ruby. Paano mo umalis? Wala na. Ha? Kaya bumalik ka na dahil wala na akong relasyong aayusin. Para mapagbayaran mo ang ginawa mo, bumalik ka rito, Marisa. Tapos? Tapos ipagluto mo ako. Tapos saka ako pag-iisipan kung magpa-file ako ng annulment. Basta tayo, di ba? Bumalik ka rito kasi asawa kita. Dapat pinagsisilbihan mo ako. Teka, galit ka ba sa akin dahil iniwan ka ni Ruby? Ano sa tingin mo? Pag-iisipan ko kung babalik ako riyan. Bumalik ka, dahil hindi ko ibabalik ang pera ang tinangay ng kuya ko kung hindi. Ako naman ang mamablockmail sa'yo ngayon. Total, wala na rin naman kami ni Ruby. Nasaktan si Marisa sa narinig, ngunit may isang parte niya na nais bumalik sa bahay ni Luis. Babalik ako, pero mag-file tayo ng annulment kapag nahanap ko na si Limuel. Fine. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagmaneho si Luis papunta sa kaibigang alkalde. Anong sabi mo? Tanong ni Jack kay Luis nang makita sila matapos niyang makipaghiwalay kay Ruby. Ang sabi ni Marisa ay sa isang araw pa ito babalik sa bahay niya, kaya nakipagkita muna siya kay Jack. Kahit gabi na ay nagtungo siya sa bahay nito sa Antipolo. Bingi ka ba? Inis na tanong niya kay Jack. Nasa bakuran sila, nagiinuman. Nakipaghiwalay ka talaga kay Ruby, Luis? Magsisinungaling ako sa kanya kapag sinabi kong hindi ko mahal si Marisa. Shit, Rod. Hindi ko alam na may in-love ka ng tuluyan kay Marisa. Gulat na komento ni Jack. It's your fault. Paninisi niya sa kaibigan. Brad, ilang beses ko bang kailangan mag-sorry sa'yo? Pero nakakagulat talaga ang revelasyon mo. So, tinanong ka nga ni Ruby. Tumango si Luis at kinwento kay Jack ang napag-usapan nila ni Ruby kanina. Bakit mahinayaan ang babae na yun sa bahay mo, Luis? Hindi mo man lang ba talaga ako inisip, ha? Galit na sumbat ni Ruby kay Luis. I told you. Si Kuya Limuel ang dahilan kung bakit niya nagawa ang lahat ng to. Pagtatanggol ni Luis kay Marisa. I don't care. Ang dapat mong ginawa ay tumawag ng abogado at idinimanda ang babae na yun.
May usapan naman din kami magpapaanal eh. Bakit ba kailangan magdemandahan? Nakakahalata na ako ah. Kanina mo pa siya pinagtatanggol, Luis. Iritang-iritang sabi ni Ruby. Baka naman hinayaan mo lang kasi gusto mo rin. Hindi makasagot si Luis. Noong una ay ayaw rin naman niya sa sitwasyon, pero naawa siya kay Marisa. Breadwinner ito sa pamilya, at hindi easy money ang kinuha ng kapatid niya mula rito, kundi perang pinaghirapan ng mahigit isang dekada. Ang awa ay nauwi sa isang malalim na damdamin. Sa araw-araw na magkasama sila, sa pag-aasikaso nito sa kanya, na-realize niya na gusto niyang ganoong klase ng asawa. Yung may sariling trabaho, pero hindi nakakaligtaan ay pagluto siya. Natatanungin siya sa gabi kung kumusta ang araw niya. Yung kaya niyang kwentuhan ng kung ano-ano, pero hindi siya i-judge. Makikipagtawanan pa sa kanya. Gustong-gusto niya ang ganoon. At hindi niya inaramdaman kay Ruby sa loob ng ilang taon nilang magnobyo. Ano? Hindi ka na nakasagot? I'm sorry, Ruby. What? Agad na nalungkot ang mukha ni Ruby. Sa buong relasyon nila ni Ruby ay mabibilang lang kung ilang beses silang nagsama dahil palagi itong wala sa bansa at kung nasa bansa naman ay ang hirap pa rin itong hagilapin dahil abala sa trabaho. Noong mag-propose nga siya ay parang napilitan lang ito dahil maraming tao ang nakarinig. They never bond the way he bonded with Marisa. Pero gusto na niyang lumagay sa tahimik dahil napansin niyang tumatanda na siya. And Ruby was his current girlfriend. Tama ka. Nagustuhan ko na rin na nariyan siya, kaya wala akong ginawa. Kaya hinayaan ko na lang. Mahal mo na? Wala sa sariling tumango si Luis. Kailangan niya maging totoo sa sarili o habang buhay siyang magdudusa. Oo. Nakatikim siya ng malakas na sampal mula kay Ruby. How dare you? Well, okay lang. At least hindi ako matatali sa isang boring na lalaking katulad mo. I will go back to UK. Marami akong ka-fling doon na higit na mas masarap kasama kaysa sa'yo. Good riddance, Luis. Pagkasabi niyon ay lumayas na ang babae. Tapos, yun nga, nag-walkout na siya. Hindi ko na hinabol, baka masampal na naman ako. Galit na galit eh. Ang sakit pa naman ang sampal niya. Pagkakwento ni Luis kay Jack. Siyempre naman, ikaw ba naman ang pinaasa mo siya? Pero inamin din naman niyang marami siyang ka-fling at boring ako. Kaya less guilty na rin sa akin na makipagwalay ako sa kanya. Ngayon ko napagtanto na hindi nga pala kami compatible ni Ruby. Buti na lang at hindi pa kami naigakasal. At si Marisa, anong plano mo sa kanya? Babalik siya sa bahay ko sa isang araw. Papaalam pa ulit siya sa mga magulang niya. Bakit mo naman sinabi ro na galit ka sa kanya? Natatawang tanong ni Jack. Hindi yun babalik basta. Malakas ang toyo nun. Baka sa galit ko medyo umamo. Yun, effective. Babalik daw siya. Pareho kayong siraulo ng babaeng yun. Akalain mong i-blackmail ako. Pero tingnan mo naman, siya pala ang soulmate mo, bro. Congrats nga pala. Hindi pa kita formal na nababati nung kasal nyo. Sobrang lasing ka kasi. Nagkatawanan lang sila at nag-cheers. Tama nga naman si Jack. Kung hindi nangyari ang pambablackmail ni Marisa, hindi niya rin malalaman na hindi pala si Ruby ang para sa kanya. Kinabukasan ay nagbalik nga si Marisa sa bahay ni Luis. Gumawa na lang ulit ng dahilan si Marisa sa mga magulang. Bakit hindi ka kumakain? Tanong ni Luis kay Marisa. Umiling si Marisa. Wala siyang kanang kumain dahil ang lamig ng trato sa kanya ni Luis. Galit na galit yata ang lalaki dahil iniwan ito ni Ruby. Anong gusto mo? Subuan pa kita. Kumain ka na rito. Ayoko nga. Kumain ka na. Ang lahat ng sasabihin ko ay gagawin mo. Yun ang consequence sa mga nagawa mo, di ba? Masama ang loob na kumain si Marisa. Huwag kang sumimangot, nasa harapan ng pagkain. Sita sa kanya ni Luis. Ganoon sila halos araw-araw mula nang magbalik siya. Pero inihahatid pa rin siya ni Luis sa trabaho. Hindi naman siya nito ginagawang katulong sa bahay. Pinagluluto lang siya. Walang nagbago maliban sa naiinis siya rito. Minsan kasi ay mukhang hindi naman talaga galit si Luis, parang nagagalit-galitan lang. Meron ba namang galit na parati pa rin siyang sinasamahang mag-grocery at niyayaya pa siyang kumain sa labas kapag pauwi na sila sa bahay? Kung gusto mo makipagbalikan kay Ruby, sinabi ko bang gusto ko yung pag-usapan?
Nakasimangot na putol at tanong ni Luis habang nanonood sila ng pelikula isang gabi. Nanonood ako. Ang ingay-ingay mo riyan. Pasimpleng inirapan ni Marisa ang lalaki. Akala ba nito ay gusto niya ang pinapanood nila? Action romance? Kung action lang yon, baka natuwa pa siya. Pero romance? Ayaw niya muna ng ganoong pelikula ngayon. Nagiging bitter siya. Dahil na rin marahil sa hindi interesado sa pinapanood ay nakatulog siya. Nagising na lang siyang nakayakap siya sa baywang ni Luis. Tulog din ng lalaki. Nakatagilid silang dalawa para magkasya sa sofa. Nais niyang damhin ang pisngi nito, ngunit pinigil niya ang sarili. Tatayo na sana siya, ngunit humigpit ang pagkakayakap nito sa kanyang baywang. Stay here, ani Luis. Nakapikit pa rin. Pero, just stay here. Sinunod ito ni Marisa. Ayaw naman talaga niyang umalis. Isiniksik na lang niya ang mukha sa dibdib nito. At yun na yata ang pinakamahimbing ng tulog sa tanang buhay niya. Kinabukasan ay masayang nagluto ng agahan si Marisa. Pasipol-sipol pa siya. Napatili siya nang may yumakap sa kanyang bewang. Nasa likod niya si Luis. Lumayo ka nga. Kunwari ay saway niya sa lalaki kahit aatakihin na siya sa kilig. Imbes na lumayo ay hinalikan lang siya nito sa balikat. Mukhang masaya ka. Hindi ah. Good morning. Paos pa ang tinig na bati sa kanya ni Luis. Good morning too. I love you, wife. Natigilan si Marisa. Tama ba ang tinig niya? O nag-hallucinate siya? Anong sabi mo? Tanong niya kay Luis. Pinatay niya muna ang kalan bago hinarap ang lalaki. I said I love you. Prank ba yan? Mahal kita. Prank ka riyan. Pero di ba galit ka sa akin dahil iniwan ka ni Ruby? Narito ako bilang parusa, tama? Naghiwalay kami. Kasi sabi ko sa kanya, mahal kita. Ha? Sinabi ko lang nagalit ako para bumalik ka rito. Eh, hindi nga. Mahal nga kita, Marisa. Bakit ba parang ayaw mong maniwala? Inilapit na Luis ang mukha sa kanya. Ayaw mo talaga maniwala? Paano ko ba dapat patunayan na mahal kita? Paano nangyari na mahal mo na ako? Ginayuma mo yata ako eh. Siguro may gayuma mga luto mo, no? Tiningnan ng masama ni Marisa si Luis. Nakikipagbiroan ba ako? Oh, galit na agad. Natatawang sabi ni Luis bago siya dinampian ng halik sa labi. Napakadali mo kayang mahalin. Hindi ako naniniwala. Pwes, maniwala ka na. Nagulat na lang din akong mahal na kita. Nagulat na lang akong kaya kong ipagpalit ang fiancé ko para sa'yo, Marisa. Kapag naiisip ko ang salitang asawa, ikaw ang naiisip ko. Ikaw ang gusto kong makasama. Ikaw ang gusto kong naghihintay sa akin sa bahay na to. Akala ko natutuwa lang ako sa presensya mo kasi hindi naman ako sanay na may kasama rito. Actually, ayoko nga nang may kasama eh. Pero bakit kapag ikaw yung kasama ko, masaya ako? Hindi alam ni Marisa kung paano i-absorb ang mga sinasabi ni Luis. Ang alam lang niya ay pareho sila ng damdamin. Mahalin kita. Pag-amin niya. Totoo? Oo naman. Ang dami-dami ko nga iniluha na umalis ako rito. Kasi gusto pa kitang makasama. Wow, mahal mo rin pala ako. Napakasayang malaman. Pero sorry kung nagpanggap akong galit. Alam ko naman kasing mahirap kang pabalikin dito. Anong mahirap? Sabihin mo lang sa akin na mahal mo ako, tatakbo agad ako pabalik dito. Napangiti si Luis bago sumagot. Hindi ko naman kasi alam na yun ang magic word kaya hindi ko ginawa. Ang mahalaga, alam ko na Luis. Nakangiting sabi niya sa lalaki. Mahal kita, Marisa. Mahal na mahal. Ipinaikot ni Marisa ang mga bisig sa leeg ni Luis. Napapikit na lang siya nang dumampi ang labi nito sa kanyang pisngi, sa tungki ng kanyang ilong, sa noo at sa labi. Ang maliit na halik sa kanyang labi ay unti-unting lumalim. Akala yata ni Luis ay nasa honeymoon stage sila. They made love in that kitchen. Hindi ako almusal, Luis. Natatawang sabi ni Marisa sa lalaki. Sorry, ang bango mo kasi. Akala ko ikaw ang ulam. So, amoy tosino ako. Mabango naman ang tosino ah. Nagkatawa na sila habang nagtutuksuhan.
Sobrang saya nila pareho ngayon nag-aamin na sila ng nararamdaman. Kailangan natin magpakasal ulit. Ani Luis kay Marisa. Nasa sasakyan sila pa uwi. Sinundo siya nito sa City Hall. Kasal na tayo, uulitin pa natin? Bali walang tugon ni Marisa. Ipakilala mo na ako sa pamilya mo and I'll do the same. Ha? Oh, bakit parang ayaw mo, wifey? Eh, hindi ba parang disaster ang kalalabasan yan? Nakangiwing tanong ni Marisa. Galit ang mga magulang ko sa kapatid mo. Hindi ko rin sure kung matutuwa ang mga magulang mo kapag nalaman nilang tinrap kita para lang ilabas mo ang kapatid mo. Kasal na naman tayo kahit ano pa ang sabihin nila. Ani Luis. Kahit na. Maris, hindi pwedeng tayo lang dalawang nakakaalam na kasal na tayo. Alam naman ni Mayor ah. You know what I mean. Nakasimangot na tugon ni Luis. Pagplanuhan muna natin. Kinakabahang tugon niya. Pero sana nga ay hindi na lang nila ginawa. Galit nga ang tatay ni Marisa nang dali niya si Luis sa bahay nila isang araw. Nasisiraan ka na ba Marisa ha? Kapatid ni Limbo lang nobyo mo? Kaya hindi ko umuwi ay dahil sa bahay ng lalaki na yun ka nakatira? Papa, gusto ko lang namang mabawi ang pera natin kaya ako tumira kina Luis. Nasisiraan ka na ba ng bait? Kunin mo mga gamit mo at umuwi ka rito. At ikaw lalaki, huwag na huwag ko makikita ang pagmumukha mo sa pamamahay ko. Dahil sa pag-amin nila sa kanilang relasyon ay nanikip ang dibdib ng papa ni Marisa. Natatarantang dinala nila ito sa ospital. Hindi ko rin gustong nakikipagrelasyon ka sa lalaking yan, anak. Huwag mo nang palalain ang sakit ng papa mo. Makipaghiwalay ka na sa Luis na yan. Pahayag ng kanyang ina habang nakabantay sila sa ama sa ospital. Mama, makinig ka naman Marisa. Alam kong wala kaming karapatang makialam sa'yo. Gusto ko rin naman magkaasawa ka at magkaroon ng sariling pamilya. Pero hindi ang lalaking yan ang gusto namin para sa'yo. Pero siya ang gusto ko, ma. At ano, papatayin mo na lang sa sakit sa puso ang papa mo? Hindi nakasagot si Marisa. Sa uli ay napagdesisyonan nila ni Luis na maglaylo muna hanggang hindi pa okay ang kanyang ama. Hindi naman malala ang kalagayan nito. Pero baka maging ganoon kapag tinigasan pa niya ang ulo niya. Hindi mo pa nasasabing kasal na tayo pero ganoon ang reaksyon ng tatay mo. Ani Luis saka nagbuntong hininga. Kapag okay na siya, sasabihin ko na. Baka atakihin na naman yun sa puso. Kailangan nilang tanggapin na mahal kita. Hindi ako papayag na maghiwalay tayo dahil ayaw nila sa relasyon natin. Ito ang unang beses na nagmahal ako ng ganito. Niyakap siya ni Luis. I love you, Marisa. Kaya natin to. I love you too. Makalipas ang ilang linggo ay nagpakita na si Limuel. Wala na itong magawa ng ma-corner ni Luis. Galit na galit si Limuel sa kapatid. Ngunit suportado si Luis ng mga magulang ng mga ito. Ang sabi pa nga ng mami ni Luis ay kailangan na ni Limuel na matuto sa mga pagkakamali nito. Ipinakilala na ni Luis si Marisa sa mga magulang nito. At nagulat si Marisa. Walang violent reaction ng mga ito. Hindi tulad ng mga magulang niya. Lalo tuloy na guilty si Marisa para sa kanyang asawa. Siya ay welcome na welcome sa pamilya nito. Pagkatapos ito ay hindi man lang makatuntong sa bahay nila. Mahal, may pera pang nakuha kay kuya. Pagbabalita ni Luis kay Marisa. Napag-usapan namin ni mami at daddy na i-distribute ang pera sa mga nascam ni kuya. Pero syempre, hindi pa rin sapat yun. Kaya kung ano lang muna ang kaya, yun muna ang may babalik. I don't know about the process so I will let the lawyers handle it. Alam mo ba na sobrang proud ako sa'yo? Imbes ay sabi ni Marisa. Alam ko kung gaano kahirap na ikaw pang nag-turn over sa kapatid mo sa otoridad. Pero ginawa mo dahil yun ang tama. Malungkot nang umiti si Luis. Mahal ko si kuya, kaya hindi ko na siya hahayaang masirain pa ang sarili niya. Mabigat man sa loob ko, kailangan kong gawin ng tama. Hindi ko alam kung bakit nakukulangan pa siya sa kinikita niya sa family business namin. Marahil ay nagsusugal siya kaya ganun. Iyang-iya ako sa inyo. Sinapon niya ang magkabilang pisngi ni Luis. I love you, no matter what mahal. Ang kasalanan ng kuya mo ay hindi mo kasalanan. Salamat mahal, I love you too. Nakangiti nang sabi ni Luis. Siya nga pala, ako ang magbabayad sa nascam ni kuya sa pamilya mo.
Yun ang usapan natin, kaya hindi ka pwedeng tumanggi. Si Marga ang isipin mo. Makakahabol pa siya sa susunod na SEM. Para rin makuha mo na ang titulo ng bahay at grocery nyo. Ayusin natin to para makapagpakasal na tayo ulit. Sumang-ayon naman si Marisa. At hindi na sila nag-atubili pa na ayusin ang lahat para maibalik ang mga pera ng NASCAM ni Lumuel at ang pera ni Marisa. Nang okay na ay nagpa siya na silang ipagdapat ang lahat sa pamilya ni Marisa. Kasal na kami. Anunsyo ni Marisa sa kanyang pamilya. Nakatingin ang tatay niya ng masama sa kanilang dalawa ni Luis. Humawak na naman ito sa dibdib kaya natakot si Marisa. Puro kakabaliwan, Marisa, sabi ng papa niya. Pinakasalan ko siya nang wala siyang kamalay-malay para makapagiganti kay Lemuel. Ako ang salarin ko bakit asawa niya ako ngayon pa. Pero gusto namin magpakasal ng maayos. Yung imbitado ang lahat. Yung walang nasing. Yung may basbas niyo po. Parang gusto mong mamatay ako sa konsumisyon, Marisa, sabi ng tatay niya sa kanya. Ano ba naman itong pinagagagawa mo? Lalo akong babaliw kung hindi ko ipapayag na magpakasal kami ulit, pagbabanta niya sa mga magulang. Mabuting tao si Luis pa. Tanggapin niyo na siya. Parang awa niyo na naman. Hindi naman siyang may kasalanan sa atin eh. Tinulungan pa nga niya tayo na maibalik ang pera natin. Tama ang anak mo. Hindi naman katulad ni Lumuel si Luis. Saka maayos naman tayong pinakahirapan ng mga magulang ni Luis. Humingi na rin sila ng pasensya at ibinalik na nga naman ang lahat ng NASCAM ni Lumuel sa atin. Huwag nating indamay itong si Luis. Ang anak mo nga ang dapat mahiya sa ginawa niya. Nang haba ang uso ni Marisa nang marinig ang sinabi ng mama niya. Hindi tulad ng papa niya ay botong-boto ang mama niya kay Luis. Si Marga ay ganoon din. Kaya isa pa ito sa nag-aabogado sa asawa niya. Makakapag-aral na ako sa susunod na SEM dahil sa tulong ni Kuya Luis pa. Pumayag yun din na makapag-enroll ako kahit wala ng slot. Ginawa ng paraan ni Kuya Luis. Kaya papa, huwag mo nang idamay si Kuya Luis sa galit mo kay Lemuel. Segunda ni Marga na kinindatan pa si Marisa. Pasimpleng nag-thumbs up si Marisa sa kapatid. Papa, mahal ko po si Luis. At saka asawa ko na siya eh. Wala na tayong magagawa, ani Marisa sa ama. Pinagkakaisahan niyo na akong lahat. May magagawa pa ba ako? Pagkalipas ng isang taon ay iba na ang turing ng papa ni Marisa kay Luis. Ikinasal silang muli ilang buwan na ang nakakaraan. At ngayon nga ay 2 buwang buntis na si Marisa. Marisa, huwag nga kung ano-ano ang hinihingi mo sa asawa mo. Saan kukuha ng durian ang isang to? Sermon ng papa niya sa kanya. Okay lang, Papa. Magpapahanap na lang ako sa staff ko. Ani Luis sa papa niya. Siya ba ang anak mo, Pa? Alam mo nang naglilihi ako pero siya pa rin ang iniisip mo. Inis na sabi ni Marisa sa ama. Luis, halika na rito. Ibaba na natin ang mga kahon sa grocery. Imbes ay sabi ng papa niya sa kahinila si Luis. Close na talaga ang dalawa. Palibhasa ay walang anak na lalaki. Kaya si Luis na raw ang panganay nitong anak na lalaki. Si Luis naman ay kinindatan lang siya. Walang nagawa si Marisa kundi ang mapailing. Ganoon pa man ay masaya siya sa kinahinatna ng kanilang istorya. Nagsimula sa isang kasalang lasing na nauwi sa isang tunay at wagas na pagmamahalan. Kung bibigyan mo siya ng chance ang baguhin ang naging desisyon niya na pakasalan si Luis habang lasing ito, ay hindi niya gagawin. Paulit-ulit niyang gagawin ang desisyon na yon. Mukhang kabaliwan nga. Mukhang mali. Mukhang unfair. Ngunit yon ang pinakatamang kabaliwan na ginawa ni Marisa sa buong buhay niya. And their choiceless marriage becomes the best choice they've ever made. No regrets. No doubt. No hesitation. Just love. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.